siya artista o di kaya ay politiko. Pero ang kanyang pangalan ay kilalang kilala at tumatatak sa buong industriya ng telebisyon at pelikula. Tatay, kung ituring siya ng mga napakasikat na mga celebrity, mahusay din na mentor ng mga direktor at iginagalang na handler ng mga kabataan na gustong pumasok sa pag-aartista. Ang pangalan niya, Mr. Johnny Manahan. Sa matagal na panahon, sa likod ng kamera lang siya nakikita. Pero hindi na ngayon dahil siya naman ang bida at papanoorin ng mga pinasikat niyang artista. Tutok na ang lahat. Ito ang kwento ng nag-iisang Mr. M, the star maker. Sa mga hindi pa nakakaalam, kung sino si Mr. Johnny Manahan. Star Magic, ABS-CBN, and every artist represented here wouldn't be here if it wasn't for this man. Ang Mystery Man, ito ang patikim ng bagsik at tatak ni Mr. M. Paano ka nagdidirect ng galit ka sa mundo? Eh, puro masaya ang mga dinidirect mo. Oh, di ba? Masaya naman ako. Nagtitaping kami. Rehearsal. Tapos biglang may pumasok na pare. Bakit? O sila Fred, papabless okay. Na studio. Hindi lang nila sinabi sa amin. Basta pumasok na lang. Biglang nagbibindisyon. So may ikot sila. Sapatos ko, binato ko sa pare. Sa pare? Auntie naman, si Mother Lily. Siya si Juan Johnny Ledesma Manahan o si Mr. M for short, isang batikang direktor sa pelikula telebisyon. Alam mo kapatid, sinasakripisyo mo ang buhay. Aktor. Sa isang babaeng hindi karapat-dapat. Talent manager at writer. Respetado din siya bilang dating manager ng ABS-CBN Star Magic at senior vice president ng Star Magic ng ABS-CBN. Mula sa prominenteng pamilya sa Forbes Park si Mr. M, anak ni Dr. Constantino Manahan at socialite and fashion icon na si Elvira Manahan. Na nakilala rin sa telebisyon nung araw sa palabas na Two for the Road. Born charming ang man of few words na si Mr. M. 6'2 ang height. Nagtapos ng high school sa Ateneo de Manila, 1964. Pero akalain nyo ba na gusto palang maging pare noon ni Mr. M? Graduating from Ateneo, gusto ko maging pare. Pare? Pare. Tama ba yung narinig ko, pare? Sabagay, pag nagsuot ka na siguro ng costume, parang may pagka-padre damaso ang dating. Pwede. Ateneo eh, yung galing nila mag-brainwash. Brainwash talaga, oh. Ignatius of Loyola, warrior of Christ. Diba? Ganun ang ano eh, ang build-up eh. Diba? He said it should be this way. During the counter-reformation, kasi eto na yung mga Luther, yung mga ganyan. So, kontra siya. This is the way we're gonna do it. You know, soldiers. So that appeals to you. Pag bata ka, di ba? You want to be a soldier of Christ. Yung hindi ka malambot na pare. Ano ka? Jesuit. They're teachers and soldiers. Yung sinabi ko sa nanay ko, blanco ka agad ako. Okay. You're not doing that. Ah, hindi ka pinayagan. Oh. Sa Amerika, nag-aral ng kolehiyo si Mr. M. Kursong AB Art History ang kanyang kinuha sa University of California sa Berkeley, 1969. Kasi noong mga panahon na yun, wala ka pang direksyon. Yeah. Sa University of San Francisco. And my brother studied there also. I followed. And after a year and a half, sakit ako. Lumakad ako sa ulan. Yung San Francisco, you know, is malamig talaga eh. I got sick. Okay, and then? Affected my lungs up to today. Teka muna, Mr. M. Ano namang condition yon? Yung naging epekto sa baga mo, eh, panghabang buhay, ano yun? There's scars. Oh. It's naging permanent. And I was smoking in those days. Also, the way they treated it in the States, hindi maganda. Sabi ng doktor, before we open him up, he has to rest
sabi ng tatay ko, how can he rest when there's infection? Di ba? Uwi ka kaagad. And they did it in Makati Med. When I was younger, halos wala naman effect. Yeah. And it's progressive, I guess. Correct. You get older, you know, uh-oh, you feel it more. I remember when I was like 20 or so, he calls me and he says, you know, I'm worried about you. You know, when I'm gone, what are you going to do? Galing ako sa university in the States. And wala talaga akong idea of what I was going to do. Laking studio si Mr. M dahil sa trabaho ng kanyang mommy. Kaya nalaman niya ang pasikot-sikot at galawan sa production. Kuminsan, nagtutulak ng crane. Ay, ganun? Oo. Nagwawalis sa set. Parang PA. PA, decorator, assistant to the decorator. So, after a while, you have an idea of how it goes. One day, nasa booth ako. Eh, nakikita ko yung director. One of her directors was Maria Montelibano. I learned from her also. I can do that. Kaya ko rin yan, ha. Ah, doon ka pala nanood. Oo. Okay. Nanood ako sa lahat ng mga studios doon. The days of Mang Dolphy, Tita Patsy, Pugak. Pugak. Oh. Sino pa? Bentot. Bentot. Oh. Aling Chichay. Oh. Enough is enough, Mr. President. Nang nag-martial law, nawala sa himpapawid ang show ng kanyang ina kasama si Nestor Torre nang ipasara ang ABS-CBN. Pero dito naman nagbukas ang kanyang karera bilang direktor ng comedy show na Kaluskos-Musmos sa RPN9. Pinagbidahan ng mga batang artista noon na sina Herbert Bautista at Maricel Soriano. Siya din ang naging direktor ng sitcom nina Freddie Webb, Nova Villa at Maria Teresa Carlson, ang pumatok na Chika Chicks. Sabay ba tayong kakain? Sabay pa tayong shower. At sa pagbubukas ng ABS-CBN noong 1986, humataw sa ratings ang abangan ang susunod na kabanata. At marami pang iba na TV shows na patok sa masa na pawang siya ang direktor. Mula noon, nagtuloy-tuloy nang gumawa ng malaking pangalan si Mr. M at binansaga na nga siyang The Star Maker. Sa mahigit 30 taon niya sa entertainment industry, napakarami niyang napasikat na mga artista ng kanilang henerasyon. Sa pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN, muling sinubok ang Star Maker pero hindi nagpatinag si Mr. M dahil para sa kanya, the show must go on. Ang daming napasikat under your Star Magic. Meron ka pa paborito? Ay, meron. Ang iba pang secret to success at makulay na karera ni Mr. M behind the camera. Malalaman nyo na sa pagbabalik ng Rated Corina. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupako Soap. You know, I don't like to speak in public. Man of few words si Mr. M. Sa kanyang mga tingin pa lang, sigurado ang disiplina. Kaya walang duda, maraming kabataang artista lumaki sa kanyang paggabay at nahulma ang pagiging profesional. Kabilang sa mga naging anak-anaka ni Mr. M, ang Palibhasa cast na parang pamilya na ang turingan noon sa kanilang set. Siyempre, yung takot nandun, but you know, nonetheless, if you get to know him, he's such a very cool guy. Parang tatay talaga namin yan sa Palibhasa lalaki. Talagang ginawa kong parang inspiration si Mr. M dahil sabi ko, gusto ko one of these days pagmamalaki ako nitong taon to. So, medyo sinerte naman ako at one time sinabi niya na, you know, parang ginanon niya yung na sabi niya, I'm so happy for you. You're really doing good. Pagtuloy mo lang. Sige.
Bukod sa pumatok na palibhasa lalaki ni na Richard Gomez, Joey Marquez at John Estrada noong 1987 hanggang 1998. Tumatak din sa manonood ang iba pang famous shows ni Mr. M. Ang abangan ng susunod na kabanata ni na Andrew Iliana at Tessie Tomas noong 1990 hanggang 1995. At paborito ng lahat ang TV noong 1992 hanggang 1996 kung saan nagsimulang mag-artista sina Claudine Barreto, Jolina Magdangal, Camille Prats, Victor Neri at Paolo Contis. Naaliw din ang publiko sa musical variety show na Tonight with Dick and Carmi. Home Along the Riles ng King of Comedy na si Dolphy. Minahal din ng manonood ang Richard Loves Lucy. Bida si Mister, bida si Mrs. nila Cesar Montano at Maricel Soriano. Masayang Tanghali Bayan, MTV Ang Saya-Saya, ang modern and hip Sunday musical variety show na ASAP. At ang top rating noontime show na Wawawi ng TV host at komedyanteng si Willie Revillame. Ilan lang yan sa napakarami ng TV shows na hinawakan ng batikang direktor na si Mr. Johnny Manahan. Ipinagkatiwala sa kanyang iba't ibang posisyon ng kumpanya. Naging management director ng Talent Center, program director ng Production Department, at naging vice president ng Talent Development and Management Center. Hanggang maging senior vice president ng ABS-CBN Star Magic. Itong Star Magic. Sino nakaisip? Ikaw? Naisip ko, well, what's a star? Who has it in French? Je ne sais quoi. What's special about this? Je ne sais quoi. They don't know what it is, but if they see it, they'll know. Kaya magic yun eh. You're supposed to train them, build up the craft. Hope that they're diligent and intelligent. Eventually, they learn to love their craft. You're still not sure until one day you say, she has it or he has it. Andun yung it, you know. May dating. Sasabihin ng mga lightman, direct, no? May garbo siya. No? Lumang terminology, no? Natutunan ko rin sa kanila. Direct, garbo siya. Nakakatakot ba mag-audition? Ikaw talaga yung nag-audition sa mga batang artista? I guess nakakatakot para sa kanila, no? Yes. Yeah. Mabuti hindi sila naiihi doon sa kung saan sila nakatayo. Nakaharap sila kay Johnny Manahan. You know, what I found out, gustong-gusto nila eh. Oh. You can't stop them. Mm-mm. They, I don't know where they got the idea or who put it in their brains, you know, that, you know, I'm gonna be, you know, a star. I talk to all, everybody. I sit with everybody, you know. You have to watch out for things like that. Right. Kinareer ni Mr. M ang paghubog ng mga pangalang mamahalin ng Pinoy fans. At hindi naman siya nabigo. Nagmarka ang pangalan ng unang batch ng kanyang Star Magic. Sina Claudine Barreto, Rico Yan, Jolina Magdangal, Marvin Agustin, Bojo Molina, Rosel Nava, Angelo De Leon, Gio Alvarez, Rica Peralejo at Victor Neri. Sinundan pa ng mga dekalibreng young actors na pinatunayan ang kanilang sarili bilang magaling na artista sa kanilang henerasyon. Piolo Pascual, John Lloyd Cruz, Bea Alonso, Dieter Ocampo, Angelica Panganiban, Christine Hermosa, Jericho Rosales, Heart Evangelista, Maha Salvador, Sam Milby, Vina Morales, Jay Cuenca, Gerald Anderson at Kim Chu. Ang daming napasikat under your Star Magic. Meron ka bang paborito? Ay, meron. Ay, kamakailan. Meron silang viral. Wow, how did you get all of those guys in one room? When people ask me, sino bang favorite mo? I always tell them just to deflect. I say, wala akong favorites. What I favor is talent. And I favor diligence. I favor this. Yun ang mga favorite ko. Ayun. But sila PJ, sila Art, Echo, we did a lot together with them.
shows, tours, you get close to them. Right. You find out na, ano, mga tao rin pala. How much of that is you? Because you saw it. Well, sila yun eh. Oh. They wanted to get together and I wasn't expecting all of them. Very unforgettable moment was he stood up for me. So thank you so much for that. So I wish you many happy returns and keep it in the fairway. Take care, coach. Siya talaga yung, hindi lang tumayo yung tatay ko, pero talagang mentor ko siya sa napakaraming bagay. And even in my personal life, he's always been there to guide me and to give me direction. You really intend to still keep on working while you can? Yeah. Well, ano bang gagawin ko, di ba? Right. Kaya saludo kami sa'yo, Mr. M. Hindi ka lang isang star maker. Isa kang helper din sa lahat ng mga taong inaasahan ng kanilang pamilya. Ang dami pa rin gustong mag-artista dyan. Anong payo mo sa kanila? Yun na lang pagtatapos natin. Hirap, ha? That's what I tell them. Mahirap. Hindi mabilis ito. Matagal ito. At kailangan magpursigi kayo. I suppose, kung meron silang dreams, why not? Why not? Why not? Makunat. Thank you, Mr. M. Salamat. We wish you good health, a long life, more jobs for us to enjoy because Johnny Manahan is forever. Wow. The one and only Mr. M. Ang mas buong kwentuhan at mga iba pang revelasyon ng nag-iisang Mr. M the Star Maker, abangan sa aking YouTube channel, Rated Corina Plus. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupako Soap.